Mga kapatid, mga sundalo ni Putin, mga Russian soldier, mga tol, ay nagagalit daw, mga tol, no, at minamaliit o pinagtitripan o alam niyo na minamata, no, etong mga Korean, North Korean troops. Sabi rito, mga tol, sa kumalat na audio, sabi rito, mga tol, sa report, no, Ukraine has released intercepts between Russian soldier berating o minamaliit daw, mga tol, incoming North Korean troops, no? At Russian soldiers can be heard raising concerns about how North Korean troops will be commanded o kung paano daw nila utusan at bibigyan ng ammunition and military kit. One Russian soldier can be heard saying in the leaked audio that Korean troops look like Chinese. Sabing ganun, mga tol. Watch for more detail. Ito, mga tol, panoorin natin to. Sabi nga rito sa title, F-King Chinese. Angry Russian soldiers berate North Korean troops in leaked audio, mga tol. No, bago natin to panoorin at bigyan natin ng reaksyon, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa, mga tol. Panoorin na natin to. So, we know about 10,000 soldiers of North Korea that they are preparing to send fight against us. Yun nga, no, dahil nga doon sa report, mga tol, na ang North Korea ay nagpadala ng 3,000 mga sundalo nila sa Russia para makipaglaban dito sa Ukraine. No? Sabi rito, after Zelensky's claims, big reveal on North Korean troops. Russian soldiers condemn North Korean recruits in leaked audio. Sabing ganito, mga tol, what the F to do with them? Anong gagawin natin sa kanila? Yeah, Russian soldiers fume. Right, ito mga sundalo, may ano rin, may racist din, you know? Ukraine's intelligence shares intercepts of troop conversations. Sa radyo, mga tol, no? Russian troops are reportedly upset, no? Upset daw sila with incoming North Korean, sa mga paparating na North Korean soldiers. No, hindi nila gusto, mga tol, hindi nila nagustuhan itong mga pangyayari to, mga tol. Na-upset sila. Ang problema nga naman kasi yung ano, language barrier nila, mga tol, eh. The same was revealed in leaked audio released by Defense Intelligence of Ukraine. Yan. The audio was intercepted from encrypted Russian transmission channels on October 23. And Russian soldiers can be heard raising concerns about how North Korean troops will be commanded provided with ammunition with military kit and military kit. O, paano daw ba nila to i-command o uutusan, mga tol? Russian soldiers talk disdainfully about Korean troops in the intercepts. Yung pagsasalita ng Russian soldiers, mga tol. Ito sinabi, disdainfully. Yung disdain, ibig sabihin na ano, parang minamata, minamaliit, mga ganon, hinahamak, pangahamak, mga tol, about Korean troops. Kumbaga, minamata nila o hinahamak nila yung mga Korean troops, mga tol. Codenamed Gay Battalion, at one point refers to them as the F-King Chinese. Sabi, mga tol. Another Russian describes a Korean soldier tasked to meet people
And it's like standing there with his eyes out. Like FK, the soldier says. Nakanang yan. And he came here and says that, he says what the FK will do with them. What Russian soldier said in leaked audio, ito. The only thing I don't understand is that there should be 3 senior officers for 30 people. Where do we get them? We'll have to pull them out. I'm effing telling you, there are 77 battalion commanders coming in tomorrow. There are commanders, deputy commanders, and so on. Ito yung sinasabi, no, dun sa leaked audio. Ukraine's analysis of the intercepts revealed that North Korean troop movements were planned for the morning of October 24. Planado. They were to be deployed in Postoyalye, Divory Field Camp in Kursk region. So dun sila i-deploy. Intercepts also revealed plans to have an interpreter, a 3 senior officers, 4. So ito yung talagang planado kasi alam na ng mga sundalo eh. Alam na ng mga Russian soldier, mga tol, na may paparating. At sabi nga rito, ang plano ay to have an interpreter kasi nga magkakaroon talaga sila ng problema sa communication. Diba? Kasi iba yung salita nitong ano eh, Russian, iba rin yung salita nitong ano, nitong North Koreans, diba? At every 30 Korean men which Russian soldier are heard in audio condemning. Magkakaroon daw ng tatlong interpreter o senior interpreter ba yan? 3 seniors officer for every 30 Korean men. And intercepts also reveal plans to have an interpreter and 3 senior officers for every 30 Korean men. Sabing ganun. Все, нас захватили. Вот они побежали. Oh, dito naman, ang claim naman ng Ukraine, mga tol, ay 11,000 daw na North Korean troops were trained in Russian's Far East o sa malayong silangan ng Russia ay nag-train ang 11,000 North Korean. That's that trained Korean soldiers have made their way to Western Russian region. Kremlin initially dismissed allegations of North Korean troop deployments. Tinatanggi nila, no, yung allegation na yon, pero na-confirm na rin eh. But on Thursday at the BRICS summit, Russian President Vladimir Putin, mga tol, did not deny that Pyongyang had sent soldiers to the country. O yung Kremlin, dinismiss nila yung allegations na yon sa pagpapadala ng North Korean. Pero doon sa BRICS summit, si Putin, mga kapatid, hindi niya dininay. Ang Pyongyang daw, ito yung capital ng ng North na nagpadala ng mga sundalo sa kanilang bansa. On Friday, North Korea said that any troop deployment to Russia the war in Ukraine would conform with international law. So hindi naman daw ito labag, no, sa international law. From breaking news. Alright. So yun na nga, mga tol, no, sa intercept na usapan o ng radio, mga kapatid, ng mga sundalo ng Russia.
ay hinahamak nila mga tol at hindi nila nagustuhan, nagagalit sila sa mga ano, mga pagpapagdating nitong mga North Korean soldiers. Ang sabi nga, F-King Chinese, alam mo nga mukhang inchik daw mga tol, no? Anyway, bilang isang tao at Pilipino mga kapatid, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.